kinabukasan, nag-aalala lang niyakap ni Marco at Angel ang anak. Kararating lamang ng dalaga at sobrang nag-aalala ang mga magulang nito isang gabing kasama ng anak si Kenneth ng sila lang dalawa. Anak, bakit ngayon ka lang? Saan kaya nagpunta ni Kenneth kagabi? Tinatawagan ka namin, hindi kayo makontak pareho. Ani Angel. Anong ginawa sa'yo ni Kenneth? Sabihin mo anak, may ginawa ba si Kenneth? Matigas na sabi ni Marco. Umiling naman ang dalaga sa kangumiti ng matamis sa mga magulang at niyakap ang mga ito. Huwag na po kayo mag-alala, ma'am. Dad, wala pong ginawang masama sa akin si Kenneth. Actually, iginala lang niya ako kagabi. Dinala niya ako sa bagong bahay niya at sinabi niya, doon na po kami titira kapag mag-asawa na kami. Nakakatawa po, di ba? Masyadong advance yung maligno. Eh, hindi ko pa nga siya boyfriend eh. Pagkatapos, doon na kami nagpalipas ng gabi kasi biglang umulan. Paliwanag ng dalaga. Ay, mabuti naman kung ganun. Akala ko, bumigay ka na kaagad sa kanya anak. Binigyan ka ni Kenneth ng bahay dito sa Spain? Opo dad. At doon raw po kami titira kapag asawa na niya ako. Grabe rin oh. Nakakaloka mag-isip ang malignong yon. Sagot niya sa ama, kaya naman napatango na lamang si Marco. Anak talaga siya ng tatay niya. Ani ng isipan ni Marco. Katatapos lamang maligo ni Angelica at kasalukuyang nagsusuklay sa harapan ng salamin nang biglang pumasok sa isipan niya ang mga oras kagabi na kasama niya si Kenneth. Sobrang na-appreciate ng dalagang mga effort at pag-aalaga at pagmamahal na pinapakita at pinaparamdam sa kanya ni Kenneth. Kagabi lamang ay napakalakas ng ulan, kumukulog at kumikidlat. Sobrang takot siya sa kidlat at kulog, kaya naman napasigaw siya sa labis na takot. Mabuti na lamang ay naroon si Kenneth upang pagkaanin ang kanyang loob. Niyakap siya nito habang sila magkasama sa iisang kama. Kaya naman dahil sa labis na takot ng dalaga, ay napayakap rin siya ng mahigpit dito hanggang sa makatulog sila sa ganoong posisyon. 5 buwan ang lumipas. Umuwi ng Pilipinas si Angel kasama ng magulang upang doon i-celebrate ang ika-19th birthday niya. At isa pa ikakasalin ng ninong Jason niya, kaya kailangan talaga nilang bumalik ng bansa. Ang bilis naman ng vacation niyo dito. Mag-transfer ka na lang kaya dito. Total, 2 years na lang graduating ka na. Saad ni Shyle, kasalukuyang kasama ni Angelica ang magpinsan Shyle at Patricia sa Palawan. Niyaya siya ng dalawa na mag-girls bonding na sila lang tatlo. Si Kenneth rin ang naghatid sa kanila at umalis lamang ang binata upang makipagkita saglit si isang taong tumawag rito. Hindi pwede eh. Dito lang talaga ako mag-birthday at kailangan na dito rin kami sa kasalini ng Jason. Ikaw Patricia, kamusta yung bagong movie na ilalabas nyo? Kailan niyong mapapanood sa sinehan? Pag-iiba ni Angelica sa usapan. Next week, at syempre, invited ka rin. Kaya pumunta ka ha? Nako, ipagdasal mo na lang sa araw na yun hindi siya suluhin ni Tito Kenneth. Saad ni Shyle. Speaking of Tito Kenneth, kayo na ba? Ani Shyle, kaya naman napairap na lamang ng mata si Angelica sa kanapailing. What? Hindi pa? Oh my God! Napakatagal ka nang nililigawan ni Tito ah. Di ba gusto mo rin naman siya? So bakit hindi mo pa siya sinasagot? Saan ni Patricia? Hindi pa ako readying pumasok sa ganyan eh. Gusto ko kapag pinasukan ko yan, yun bang sure na ako at ready na rin ako mag-asawa. Natapos ang 5 araw na bakasyon ng 3 sa Palawan ay hindi pa rin nila nakikita si Kenneth. Ang sabi ng binata sa kanila matapos silang ihatid ay babalik rin ito kaagad. Subalit 5 araw na lang ay wala pa rin ang lalaki. Hindi pa ba siya tumatawag? Ani Angelica sa dalawa. Hindi, hindi rin sumasagot sa mga tawag namin. Ikaw ba, natawagan mo na ba? Sagot ni Patricia. Umiling naman si Angelica sa kanapabuntong hininga. Kapag umuwi naman tayo o magpapasundo tayo, mapapagalitan na naman tayo ni Kenneth. Sabi niya huwag tayong umalis hanggat hindi siya bumabalik. Ani Shyle. So paano yan? Wala pa rin si Tito Kenneth. Hindi pwedeng hindi tayo umuwi ngayon. May shoot kami bukas eh. Maghintay na lang tayo hanggang hapon o gabi. Kung wala pa rin siya, magpapasundo na tayo. Ani Shyle at ilang sandali lamang ay tumunog ang cellphone ni Angelica. Dahil sa excitement at pag-aalala niya para kay Kenneth ay kaagad niya yung sinagot at hindi na tinignan pa ang pangalan ng tumawag. Maligno, nasan ka na ba?
5 araw ka nang hindi nagpaparamdam ah. Ano ba? Pupunta ka ba dito o magpapasundo na lang kami? Singhal niya sa kabilang linya. Ano? Hindi niyo kasama si Kenneth? Nasaan kayo anak? Ako nang susundo sa inyo. Sad ang nasa linya, kaya naman gulat na napatingin si Angelica sa kanyang cellphone at nang makita ang ama pala niyang tumatawag ay napapikit na lamang siya at napahimas ng noo. Hindi dad, pagkatapos na kaming ihati dito sa Palawan, hindi na siya bumalik. Nag-aalala ako dad, masama ang kutob ko. Siguro nga po, ipasundo niyo lang po kami sa mga tauhan. No, huwag kayong aalis dyan ah, hintayin niyo ako. Saad ni Marco na nasa linya. Matapos maibaba ang tawag, ay nilingon ni Angelica ang dalawa. Si Daddy ang pupunta dito para sunduin tayo. Saad niya dito. Habang naghihintay ang tatlo, ay napatingin sila sa television kung saan binabalita ang isang sasakyan na nahulog sa bangin. Nanlaki ang mamata ng tatlo at napigil nilang paghinga. Kotse ni Tito Kenneth! Ani Shail at halos magkasabay tumunog ang cellphone nilang dalawa ni Patricia. Hello Shail, anak nasaan ka? Nasaan kayo? Nag-aalala ang sabi ng nasa linya. I'm okay mommy. Mom, napanood namin ang balita. Yes anak, kaya kita tinawagan dahil alam kong magkakasama kayong umalis. Nasaan ang Tito Kenneth mo? Sina Patricia at Angelica nasaan? Magkakasama po kaming tatlo ni na Patricia at Angelica mommy. Pero si Tito Kenneth, hindi namin kasama. Hinatid niya lang kami dito. Pero hanggang ngayon hindi pa rin siya bumabalik. Huwag na huwag kayong aalis dyan ha. Pupunta na dyan sina Tito Patrick mo at ang mga tauhan. Yes mommy. Sagot ng dalaga at naiyak na dahil sa labis na kaba. Habang si Angelica naman ay halos hindi pa rin alam ang gagawin. Hindi siya makapagsalita dahil sa labis na pag-aalala para kay Kenneth. Lihim siyang nagdarasal na sana'y walang nangyaring masama dito. Ilang oras ang lumipas ay halos magkakasabay dumating si Marco at Ariel habang si Patrick naman ay nakasakay sa helicopter. Umiiyak na yumakap ang tatlong dalaga sa kanilang ama. Dad, anong balita kay Tito? Napanood naman yung kotse niya sa balita. Umiiyak na sabi ni Patricia habang nakayakap sa ama. Stop crying sweetie, fighter si Kenneth, kaya magiging maayos rin ang lahat. Positibong sagot ni Patrick sa kanyang anak. Sinalubong ng yakap ni Mrs. Sherry ng mga apo. Nag-iiyakan ang mga ito. Kaya naman tumalikod si Paul dahil hindi nito kayang makita ang nadudurog ang asawa niya, lalo na ang mga apo niya. Mananagot sa kanya kung sino man ang taong naglakas loob gawin yun kay Kenneth. Kinausap niya sina Ryan, Jason at Marco. Magpadala ng mga tauhan at hanapin si Kenneth. Ryan, ikaw ang inaatasan kong tukuyin kung sinong nasa likod ng pangyayari kay Kenneth. Saad ni Paul. Kalat na ang nangyari kay Kenneth, kaya naman nag-aalala ng ibang pinuno ng Mafia World. Nagtipon-tipon ng ibang matataas na nanggaling pa sa iba't ibang bansa. Maliban lamang kay Paul at sa tatlo niyang pinagkakatiwalaan ang wala roon. Tanging ang Mafia Queen lamang na si Cindy at mga matataas na Apollo ang humarap. Don't worry, it's only 24 hours. If there is still no news about the Mafia King, the Mafia Lord is still here to lead the organization. For now, let's trust the Apollo Angels and Paul. They can bring back the Mafia King. Positibong saad ni Cindy sa mga matataas na kalyado ng grupo na nagmula sa Egypt, Amerika, Mexico, China at France. Samantala sa kabilang dako naman ay nakatingin sa larawan ni Kenneth si Angelica. Hinihimas ang mukha ng binata at malungkot na ngumiti sa kapinahid ng kanyang mga luha. Ilang oras na naghihintay ng balita si Angelica. Hindi pa rin siya kumakain at hindi niya rin magawang magpahinga. Sobrang inaalala niya si Kenneth kung ano nang nangyari dito. Umuwi ka na please. Sobrang nag-aalala na kami sa'yo. Please, kung binibiro mo na naman ako. Oo na, panalo ka na. Pangako, sasagutin na kita. Hindi ko nasasayangin yung mga oras at pagkakataong kasama kita. Please, bumalik ka lang. Pangako, hindi ka na maligno sa paningin ko. Gwapo ka na po. Super gwapo. Sana please, bumalik ka na. Namimiss ko ng kakulitan mo sa akin, impacto ka. Ani Angelica sa kaniyakap ang larawan ni Kenneth. Iyon ang larawan na si Kenneth mismong nagbigay sa kanya. Napapikit ang dalagat inalala yung araw na binigyan siya ng binata ng larawan nito. Promise ring? Bakit mo ako binibigyan ng ganito?
Nagtatakang sabi ng dalaga. Kasalukuyang nasa tray silang dalawa sa bahay nila sa Spain. Gabi niyon at dinalaw siya ng binata. Katulad ng nakasanayan niya, ay palagi itong may dalang bulaklak at chocolates para sa kanya. Subalit sa gabing yun, hindi lang basta bulaklak kundi meron pang maliit na paper bag na naglalaman ng maliit na kaheta na kulay itim. Nang buksan yun ang dalaga, ay tumambad sa kanyang napakagandang singsing na diamante. Oh, ano to? Nagugulat at nauutal pang sabi ni Angelica. Kinuha ni Kenneth ang singsing at nilagay yun sa daliri ng dalaga. This is my promise ring for you, Ma Angelica. Mula nung sanggol ka pa hanggang ngayon, hanggang sa nabubuhay ako, ikaw lang nag-iisang babae nagparamdam sa akin na ganito. Nagpabaliw, nagpapagising, nagpapabago, at nakakakontrol ng emosyon at mong pagkatao ko. I love you so much, Angelica. I promise to you na hihintayin kita kung kailan ka magiging handa. Wala na akong ibang babaeng hinihiling kundi ikaw lang. Hayaan mo lang akong iparamdam sa'yo at ipakita kung gaano kita kamahal. Mahal na mahal kita, Angelica. Mahabang pagtatapat ni Kenneth. Pakiramdam ng dalaga ay nalunok na niya ang dila niya dahil wala siyang naisagot. Tanging yakap lamang ang naiganti niya sa lalaki. Kinagabihan, nagtipon-tipon lahat ng mga Apollo sa mansyon ng Masantiban. Habang pinag-uusapan nila ang pagkawala pa rin ni Kenneth, ay biglang napahinto ang lahat nang bumukas ang pinto at pumasok ro ng lalaking hinahanap nila. Kenneth! Young Master! Halos magkakasabay na sabi nila at lumapit sa lalaking dumating. Kaagad niyakap ni Mrs. Sherry ng anak, kasunod ang mga babaeng Santiban. Tito, what happened to you? Saad ni Patricia. We are very worried about you, Tito. Saad naman ni Shail. Tipid namang umiti ang lalaki sa kaniyakap ang dalawang dalaga. I'm fine, girls. Sobrang pagod ako. Gusto ko nang magpahinga. Sagot ng lalaki at hinaggan sa noong dalawang dalaga bago binitawan. Kenneth, hindi mo man lang basta sabihin sa amin kung ano nangyari sa'yo? Saad ni Sharina sa pamangkin. Nilingon lamang ito at walang pakialam na naglakad paakyat. Bakit ganun si kuya? Parang hindi niya alam kung bakit narito tayong lahat. Nagtatakang saad ni Violet. Mukhang maayos naman na si Kenneth. Mauna na kami dahil gabing-gabi na. Saad ni Romuel. Tinanguan lamang ni Paul ang mga Apollos na nag-abala pang pumunta sa kanila upang tumulong. Subalit animoy, walang pakialam si Kenneth. Nang makaalis na ang mga ito, ay naiwan ang pamilya Santiban. Nagtataka pa rin ang mga ito sa Kenneth na nakaharap nila. Girls, pumasok na kayo sa kwarto ninyo. Sharina, dito na kayo matulog. Nasaan pala si Joseph? Saad ni Doña Pauline. Kaagad namang sumunod ang mga dalagang apo na sina Violet, Shail at Patricia. Nasa labas, kausap pa sina Kiel at Mike. Sagot ni Sharina. Nagpaalam na rin ang matandang Santiban na sina Pablo at Pauline upang magpahinga na rin. Naiwan naman sa salang mag-asawang Paul at Sherin kasama ang kanilang anak na sina Cheryl at Patrick, maging si Sharina ay naroon rin. Kuya, wala ba kayong napapansin kanina kay Kenneth? Ani Sharina kay Paul. Wala pa rin imik si Paul dahil malakas ang kutob niya ang ibang tao ang kasama nilang Kenneth. Hindi iyon ang anak niya. Pagpasok pa lang ng lalaki kanina ay alam na ni Paul na hindi iyon ang anak niya. Kilala niya ang lakad at dating ng kanyang anak. Iba rin ang boses ng lalaking dumating kanina at mas matangkad sa kanyang anak niyang si Kenneth. Hindi kagaya ng lalaking nakaharap nila na halos magkasing pantay lang sila ng taas. What do you mean, ate? Saad ni Sherin. Ikaw ang nanay, Sherin. Dapat kilala mo ang anak mo. Malakas ang kutob kong ibang taong kasama natin, Kenneth. Saad ni Sharina. Paano mo nasabi, ate? Nagtatakang saad ni Sherin. Well, kayo nang makakasagot niyan. Sige na, magpapahinga na ako. Maaga pa kaming aalis bukas. Sagot ni Sharina at tumalikod na. Tama si Tita Mommy. Hindi si Kuya Kenneth ang nakaharap natin. Kilala kong kakambal ko. Hindi siya ganun makitungo kapag kaharap niya ang mga matandang Apollos. Nakita niyo naman, parang walang pakialam na dinaanan lang tayo. Saan ni Patrick? Palipasin muna natin ang gabing to. Obserbahan muna natin. Hanggang bukas lang. Baka kasi nagkakamali lang kayo lalo na pagod rin kayo sa buong araw na to. Sagot ni Sharon. Samantala, sa kabilang dako naman, ay napabalikwas ng bangon si Angelica nang makatanggap siya ng tawag mula kay Shail at ibinalita nitong nakabalik na si Kenneth.
Kaya naman napawi ang lungkot at takot sa puso ng dalaga sa kanapatingin sa larawan ni Kenneth sa kaniyakap yun. Hanggang sa makatulugan ng dalagang yakap ang larawan ni Kenneth habang may ngiti sa kanyang labi. Habang ang mamatandang Apollos naman ay hindi pa nagsiuwian dahil huminto nang maito sa tambayan nila at pinag-usapan ng tungkol kay Kenneth. Ako lang bang nakapansin? Parang may mali sa nakaharap natin Kenneth kanina. Ani Mike. Napansin ko rin. Saan ni Romuel? Akala ko ako lang nakapansin. Mukhang tayong lahat rin ah. Nakangising sabi ni Kel. Hayaan na natin si Paul sa kung anong gagawin niya. Malamang napansin niya rin kung ano napansin natin sa nakaharap natin Kenneth kanina. Saan ni Figo na sinang-ayuna naman ang mga kasama niya.